Anong kalinisan po ba ang dapat nating panatilihin? Ang kalinisan ng ating mga kamay o ang kalinisan ng ating puso at isip? Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng 4th Infantry Diamond Division, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday ng 28th linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay inanyayahan ng isang pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaunlak si Jesus at dumating sa hapag. Nagulat ang pariseo nang makita niyang si Jesus ay hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya ring may likha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga tasa at pinggan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kahabag-habag kayong mga pariseo, ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ang una, ngunit hindi ninyo dapat kaligtaan ang ikalawa." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pag tayo po ay kumakain, mahalaga po ang pagkakaroon ng malinis na mga kamay. Kaya kailangan nating maghugas ng mga kamay. At sa panahon ng pandemya, mahalaga po hindi lamang ang paghugas ng ating mga kamay, kundi ang pagdi-disinfect nito sa pamamagitan ng paglalagay nito ng alkohol. Ngunit sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon, kumakain man tayo o hindi, may pandemya man o wala, mahalaga ang pagkakaroon ng malinis na puso at isip. Huwag nating gayahin ang mga pariseo na mayroon laging masamang iniisip o masamang nakikita, napapansin o nararamdaman para sa ibang tao. Ito ay magdudulot lamang ng kasamaan sa ating espiritu at magiging sanhi ng ating pagmamataas at kayabangan, pagkikimkim ng galit at pagkaingit. Mahalaga kay Jesus at binibigyan niya ng pansin ang kalooban ng tao kaysa panglabas na kalinisan nito, sapagkat ito ang bukal ng magandang pag-uugali at aksyon o gawa. Kaya muli, ano po bang kalinisan ang dapat nating panatilihin? Ang kalinisan ng ating mga kamay o kalinisan ng ating puso at isip? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.